Kumusta po kayo? Ha? Na, natalo? Pag tayo ay nasa Panginoon, walang talo. Ang talo sa nangyayari sa mundo, pero sa Diyos, ang bawat nagtitiwala sa Kanya ay panalo. Amen. So, ang ibabahagi ko po sa inyo, yung kahalagahan ang pagtupad ko natin sa mga aral ng Panginoon. Amen? Kasi ito po ay realidad na nagaganap sa ating paligid, realidad na nagaganap sa gawain ng ating Panginoon, realidad na nagaganap ito sa mga parokya, sa kabuuan ng Iglesia. Bawat gawain ay mayroong kautulang gastusin. Kaya ipapaliwanag po ito sa inyo sapagkat marami po ang may manarilig ako. Kaya ilang brother din ba na po tayong binibigay dyan? Sa akin po talaga. Di ba? Kaya ito po mga kapatid. Ano mga pinagkaroon din yung sa gawain? Tatlo po ang napupuntahan dyan. Una, 40% po, nirelimit po natin yan sa foundation. Yung 30%, yun po ay nirelimit natin sa parokya. At yung 50%, yun lang po yung natitira dito sa chapter. Tuwing gawain po ng business dito, mayroon po tayong gastusin. Ang ilaw po natin, 300. Ang tumutulong po natin dito sa pag-ayos ng pagbuhat ng mga pag-shape up po ng gawain, mayroon tayo po lang gastusin. At iba pong gastusin tuwing araw ng gawain. Ipagpalagay na lamang natin na sa isang business, nagkaroon ng total collection na 1,000. Yung 300 na po doon ang mapupunta sa chapter o sa gawain. So, ibig sabihin, sa ilaw, lamang siya napupunta. Yung sa ibang gastusin, yun po ay pinag-aampag-ampagana ng mga manggagawa. No? At saka yung iba, mayroong pinifactor na tumutulong sa atin na matugunan yung pamailangan sa gawain sapagkat ito naman ang layunin ng Diyos na ang kanyang salita, ang kanyang ibanghilyo ay patuloy na may palaganap sa lahat ng panahon, sa lahat ng tao. Ito po yung kahalagahan, mga kapatid, ng pagtupad natin sa atas ng Diyos. Sa lumagtipan, malinaw po doon na sinasabi na dalhinin niyo sa aking templo yung buo, ha, buo, hindi bahagi, sa 10th bahagi ng kinikita. Yan. Diba? Mayroon sa atin, nag-iika po. Pero kung tatanungin natin, buo ba? Maaaring hindi. So, anong sabi ng Panginoon doon sa hindi tumutupad sa utos na ito? Ang sabi niya, masakit. Gusto niyo marinig? Tama po si nanay. Kasi ang sabi nga ng Biblia, masakit man ang katotohanan, subalit ito ang magpapalaya sa atin. Ito ang magpapalaya sa atin mula sa kahirapan. Bakit? Dahil may pangako ng Diyos pag ito ay ating sinusunod. Ang sabi niya sa hindi tumutupad doon sa atas ng 10th bahagi ay mga magnanakaw. Mandarambong. Diba, maske? Sino ang ninanakawan natin doon? Diyos. Hindi sino man ang pinagnanakawan. Kasi ganito lang po yung masimple, mga mga kapatid. Mayroon kang kaibigan, mayaman. Pinagkatiwalaan ka, sabi niya. Sister, brother, bibigyan kita ng puhunan. Magnegosyo ka. Ako na ang pangalas sa tat ng gastusin. Papatakbuhin mo lang ang negosyo. Sa lahat ng kikitain, bibigyan mo lang ako ng 10%. Yung 90% sa iyo na. Bahala ka na doon sa 90%. Ibigay mo lang sa akin yung 10%. Yun ang sa tao. Pero ito mula sa Panginoon ay higit. Bakit? Siya ang nagbigay sa atin ang tuhunan ng buhay. Sa kanya nagagaling yung hangin na hindi nga natin. Sa kanya nagaling yung kalusugan natin. Katalinuhan, lahat ng mayroon tayo ay nagmumula sa Diyos. Puhunan para tayo makapaghanap buhay ay galing sa Diyos. Ang kanyang hinihingi lang, ibigay mo sa aking templo para matugunan ang pangangailangan ng aking mga lingkod. Ang layunin sapagkat mayroong pangangailangan, maraming pangangailangan upang patuloy na maipalaganap ang mabuting balita. At napakaganda naman ang pangako ng Diyos. Ito po ay mababasa na natin yung aking binabanggit sa Malakias 3:10. Tama ba, Brother Jeff? So, ang pangako ng Diyos, ang sabi niya,
susubukin niyo ako. Hinahamon niya tayo ng Panginoon. Susubukin niyo ako. At kung ito'y inyong gagawin, bubuksan ko ang drungawa ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen? Naniniwala ba kayo sa sinasabi ng Panginoon? Amen. Dahil wala pong sinasabi ng Diyos na hindi totoo. Yun po yung isang susi bakit ang tao ay naging maalwan ang buhay. At pag naging madamot ang tao sa Diyos at hindi ibinibigay ng tao ang para sa Diyos, naging magnanakaw tayo. At yun ang dahilan, yung pagpapalat na laan ng Diyos para sa atin ay nahahatlanan at ito'y hindi dumadaloy ng sagana. Ang pagtataloob ng ikapo, mga kapatid, hindi po yan dapat ipagmamayabang ng sino man sapagkat ang ikapo, wala pa tayong naipagtaloob niya sa Diyos. Nagre-remit lang tayo ng share ng Diyos dahil sa puhunan na ipinagtaloob niya sa atin. Kapag doon sa 90% na natitira sa iyo, mayroon ang ibinigay sa Diyos, doon pa lang pumapasok ang tinatawag na love offering. Yan. Yan man ay 5 piso, ang sabi ni San Pablo, ang mahalaga ay masaya ang puso mo, hindi ka napipilitan sa pagkakaloob dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Kaya nagbibigay ka na ng ikapo, binampanan mo yung pagsuli ng 10% para sa Panginoon, at naglalag offering ka pa, ano ngayon ang ina-expect mo? Maghihirap ka? Hindi. Hindi. Dahil yan ay pangako ng Diyos. Ang sabi nga sa Lucas 6:38, ibabalik ko sa inyo ng gustong takal, siksik, liglig, at nagumapaw na biyaya. Sapagkat ang takalang ginamit ninyo ay siyang takalang gagamitin ng Panginoon. At walang higit pa sa pagiging generosity mula sa ating Diyos. Wala nang higit sa Kanya. Tayo pag nagkaloob, may expectation na tayo, ganito lang ang iba. Makukuha natin kapay. Subalit sa Diyos, pwedeng gamitin niya na multiplier yung lahat ng pinibigay. Halimbawa, ang gamitin multiplier ng Panginoon yung 1,000%. Nagkaloob ka ng piso. So, ibig sabihin, ang ibabalik sa iyo ng Panginoon ay 1,000. Kasi 1,000% yung multiplier na gagamitin niya. Kaya nga, ang sabi ng San Pablo, yung nagbibigay ng kukunti, aani ng kukunti. Yung nagbibigay ng marami, aani ng marami. Dahil nga po sa multiplier effect ng Panginoon. Halimbawa lang po yung 1,000, ha? E kung gagawin ng Panginoon na 10,000% yung multiplier na gagawin niya, sa piso mo, 10,000 ang ibabalik niya. Ay nagkaloob ka ng 1,000, ay magkano na yun? Di 100,000, 1,000,000, 100,000. Ba napakalaki? Dahil lahat po ang sinasabi sa Biblia ay totoo. Tama po. Huwag kayong manghinawa, huwag kayong manghinayang na mag-ibigay sa Diyos yung para sa Diyos. Kaya nga yung Jesus ay hulihin, ginagawa siya ng patibong ng mga Parisiyo, mga Sadusiyo, na dapat pang magbayad ng buwis kay Caesar. Kung sasagot si Jesus ng hindi, huhulihin siya. Kung sabihin naman niya magbayad, siya na rin parang lalabag kasi ang Diyos ay hindi dapat bubuwisan. Kaya ang ginawa ni Jesus, humingi ng barya. Kaya lumukha ito kay Caesar. So sa pagtuwid, ibigay ang para kay Caesar at ibigay ang para sa Diyos. Ganun din ang pagkatanong sa Panginoon. Ang para sa Panginoon, ibigay natin sa Panginoon. Huwag natin gamitin sa ibang bagay. Ang para sa ibang bagay, doon po natin yon gagamitin. Hindi ho nawawalan ang sinumang tao ang tumutupad sa kalooban ng Panginoon. Lanas po namin yan, mga kapatid. Kaya ito'y pinagmamalaki po namin sapagkat maraming tao na pagsabing kulang na nga eh, magbibigay pa. Hindi na nga ito magkakasya eh, babawasan pa. Pero tandaan po natin, walang nagkakaloob sa Diyos na nagkukulang. Naalala niyo yung kwento ng balo? Huling hapunan nilang mag-anak at pagkatapos noon, maghihintay sila na mamamatay. Subalit, dahil sa inalay niya huling hapunan kay Elias, anong nangyari? Hindi naubusan ng sasaimin, hindi naubusan ng lagis yung kanang lagayan mula nung ipinagkaloob ito, huling hapunan, ibinigay kay Elias. Ganyan po, mga kapatid, kumilos ang Diyos. Ang balo na nagbigay ng 1 pusing doon sa templo, nawalan ba?
Hindi. Lalong sumagana ang kanyang buhay. Dahil may Diyos na tumitingin sa ating mga pangailangan, may Diyos na nakakalam sa lahat ng ating kailangan sa bawat sandali, sa bawat araw, hindi po talaga magkukulang ng Diyos. Yan nga po ang tawag. Siya ay si El Shaddai, the God that more than enough. Ang Diyos na higit sa sapat sa ating pangangailangan. Kaya ang sabi ni San Pablo, magagawa ng Diyos na pasasaganain kayo sa lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Hindi imposible, mga kapatid. Magtiwala kayo, subalit hindi sapat na kayo nagtitiwala sa salita ng Diyos. Ang kailangan po dyan ay kailangan ay action. Yan. Kailangan may gawa. Kasi naniniwala ka kung walang gawa. Ang sabi ni San Pablo, patay ang iyong pananampalataya na walang kalahim ng gawa. Kaya kung anumang pananampalataya natin sa Diyos, dapat sasamahan po natin yan ng gawa. Dahil yung gawa, yun po ang pinagpapala ng ating Panginoon. Ang pagbibigay ay isang uri ng gawa at yun ang pagpapalain ng Panginoon. Ako'y lumaki na isang magsasara kahit wala kaming sasaingin yung bibig na nakalaan para itanim doon sa palayan, kahit wala kaming sasaingin, walang kakainin, hindi yan binabayo. Kasi nung araw, hindi pa uso ang kiskisan, hindi yan binabayo para maging bigas at saingin. Tinitiis namin yung gutom. Nag-o-option kami ng mga road traps. Huwag lang mawala yung binhi. Dahil yan, pag ang isang butil ipinasik mo sa lupa, magbubunga yan ng hindi lang 20. Sapagkat yung isang butil, pag nabuhay yan, 3-4 na uhay yan. At sa bawat uhay, pag maganda ang tubo, umaabot siya ng mahigit 100 butil. Imagine yun. So ganun lang po kasimple, mga kapatid. Kaya, ang anumang ipinagkaloob natin sa Diyos ay pagtatanim yun. Itinangin natin sa kamay ng Panginoon ay napakataba ang tamay kamay ng Diyos. Kaya expect po natin napakasaganan yung ani na darating sa buhay natin. Kaya mga kapatid, sa hapong ito, ang hamon po sa atin, gawin natin na may pag-ibig yung atin pong natutunan sa paglaro sa gawain ng Panginoon sa ating pakikinig sa kanyang salita, dahil yun po ang susi ng kasaganaan, ng kaligayahan. Lahat tayo nagmimitin sa mga bagay na yan, pero nagtataka tayo bakit hindi natin naranasan sa atin po ang mayroong pagkukulang. Hindi ang Diyos ang nagkukulang, kundi tayo. Kumbaga, nandito na yung bunga yan. Huwag tayong buhat tamat na nakahiga sa ilalim at hinintay mahulog yung bunga. Ay, kumilos tayo, abutin naman natin dyan. Pero pumatong tayo, kung maragdag man naman, abutin na natin yan. So yung pagpapara nandiyan na, ang kailangan lang, yung parang pain na, Lord, ito na. Ito na yung share mo. Ito na yung love offering mo. Pag ginawa mo yan, kapatid, itatak mo. Sa araw na ito, maranasan mo, magbabago ang takbo ng buhay mo, hindi lang sa financial at sa material na pangailangan, maging sa kabuuan ng buhay mo, sapagkat ang Diyos na magpapala ay sa kabuuan ng ating pagkatao, ay hindi sa particular na pangailangan lamang natin. Sana po sa hapong ito, mga kapatid, naunawaan po ninyo na anumang kusing na pumapasok dito sa gawain, hindi po yan napupunta sa kahit sino mang manggagawa dito sa Dapat Chapter. Sana naging malinaw po yan, at huwag po kayo mag-atumili. Kung gusto nyo tumulong sa gawain, gawin nyo yan dahil sa pag-ibig nyo sa Panginoon na maging bahagi ng salita ng Diyos ay patuloy na maipalaganap, maihayag sa damang ito tuwing araw ng Biyernes. Maraming salamat. God bless us all.